Isipin mo, mula sa ibang panahoy, matrap ka sa isang kulungan na tanging ang apat na sulok lamang ng gusali ang iyong mamamataan. Paglabas mo, nasa parehong lugar ka pa rin, ngunit ibang panahon na ang sumalubong sa iyo. Paano ka kaya magre-react? Hindi magical, pero ganito ang nangyari sa 83 years old na si Joseph Ligon nang makalaya siya sa Eastern Pennsylvania Prison nito lamang February 11. 68 years nagsilbi sa kulungan ang matanda na nagsimula noong 15 anyos pa lamang siya. Napakaagang edad nito para malagay sa isang piitan at magsilbi habang buhay. Pero para sa kanya, hindi pa huli ang lahat. Life goes on, ika nga. Pero parang hindi pang karaniwang life goes on ang ating masasaksihan. Paano ba naman mula 1953 na hindi pa yata ipinapanganak ang ilang lolo at lola ngayon na sa kulungan na si Joseph? Katunayan, siya pa nga ang longest serving juvenile na nagsilbi sa kulungan sa kanilang bayan. Wala pang masyadong establishment noon sa kanila. Wala pang masyadong naglalakihang gusali, skyway at infrastruktura. Pero paglabas niya, namangha na lamang siya bigla sa mga nasaksihan. Skyscrapers, highways at kung ano-ano pa, parang time travel lang ang labas. Ibang-iba na kasi ang kapaligiran mula nang makulong siya. Yun nga lamang, sa kabila ng amazement sa mga improvement na nangyari, wala na siyang karamay para ma-appreciate ito. Ngayon pa lang kasi niya halos ipagluluksa ang mga kaanak na namatay sa loob ng kulang-kulang 7 dekada niya sa kulungan. Halos wala na nga yata siyang maaabutan kundi ang mga kaanak na ipinanganak nang siya'y nasa loob ng bilangguan. Si Joseph ay nakulong nang ma-involve sa mga kasong pagnanakaw at assault kung saan dalawa ang namatay na biktima. Bagamat naninindigan siya na hindi siya pumatay ng kahit sino, nahatulan pa rin ang pobre ng life imprisonment without parole. Ngayon, halos 7 dekada na ang lumipas, nakalaya na siya sa tulong ng kanyang abogado na kumumbinsi sa korte na unconstitutional ang hatol sa kanya. May kabigatan ang kasong ganito, lalo kung may involved na namatay. Kaya naman, ang paglaya ni Joseph ay komplikado at mahabang proseso. Noong 2017, nang napababa ang kanyang sintensya, qualified na sana siya sa parole, yun nga lamang ay hindi siya nag-apply. Para sa kanya kasi, ang parole ay hindi nangangahulugang kalayaan. Sa pananaw kasi niya, hindi may tuturing na kalayaan kung may strings pa. May restrictions, kumbaga. Nais niyang malasap ang totoong kalayaan. Sa parol kasi, may taga-subaybay ka, ni hindi ka makaalis ng city nang walang paalam. Malaking parte iyon ng tunay na kalayaan. May kumumbinsi din kay Joseph para baguhin ang kanyang pasya, lalo't para sa iba, hindi ito praktikal. Ngunit nanaig sa kanya ang pananalig sa public defender na humahawak ng kanyang kaso. Naniniwala kasi siya na higit sa parol, makakamit niya ang tunay na kalayaan. Isa pa, napakahaba na ng inilagi niya sa kulungan, kaya naman kung kalayaan lang din ang usapan, marapat na malubos na. Nang makalaya, marami ang humanga sa kanya sa kanyang paninindigan. Sa higit 6 na dekadang paghimas ng rehas, kung bibigyan ng kahit limitadong kalayaan, papatusin na ito marahil ng kahit sino, liban sa kanya. Bagay na pumabor naman sa kanya dahil di nagtagal, lumaya na siya. Sa kanyang paglaya, karamay niya ang Youth Sentencing and Reentry Project o YSRP na punong abala sa paghahanda sa kanyang paglaya. Mayroong isang community ng mga juvenile lifers na siyang katuwang niya ngayon bilang bagong pamilya, kaibigan at kasama. Kaya naman, kahit may mga pagkakataon na nagkukwento siya tungkol sa mga kaanak na hindi na niya mauuwian pa buhat nang mawala siya noong 1953, may umaalalay sa kanya lalo't dagsa ang suporta ng community sa kanya. Sa paninibago naman ni Joseph sa buhay sa outside world, malaking adjustment ito lalo't kung saan man siya mapatingin, ibang-iba na ang sumasalubong sa kanya. Gayunpaman, kahit papaano'y nagka-idea at napaghandaan naman niya ito sa kulungan dahil nakakapanood naman siya ng TV doon.
ang kwento ni Joseph Ligon ay isa lamang napakaraming kwento ng paglaban, paninindigan at pananalig. Kung minsan, hindi naman sa nais nating ipatanggal ang sanctions para sa mga nagkasala, may mga pagkakataon talaga na may kirot sa puso ang kanilang istorya, bagay na kapupulutan ng aral, inspirasyon at halimbawa.